Magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito at pati na rin kay Sir Joseph dahil napili niya ang aking kwento upang ibahagi sa inyo. Bago ko nga pala ibahagi ang aking kwento, hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Manuel, ngunit mas kilala ako sa tawag na Maning. 21 taong gulang na ako noong nangyari ito at isa lamang akong hamak na mananabas ng pilapil sa aming munting baryo. Pagsasaka kasi ang pangunahing hanap buhay sa aming baryo, at dahil wala akong lupang sakahan ay pahapyaw-hapyaw lamang din ang aking trabaho. Minsan ay sumasama ako bilang magtatanim ng palay, at kapag anihan naman ay nagiging isa akong manggagapas. Pero kadalasan ang trabaho ko'y mananabas ng mga damo sa pilapil, kaya Maning mananabas ang tawag sa akin sa aming lugar. Iyon lamang ang alam kong trabaho dahil elementary lamang ang aking natapos sa pag-aaral. Maaga kasi ako naulil at wala nang magpapaaral sa akin. Salat man ako sa edukasyon ay natuto naman akong sumulat, magbasa, magkwenta. At sa ngayon kontento na ako doon dahil para sa akin ay ang mga bagay na yun lamang ang mahalaga. Sa ngayon ay naninirahan lamang ako sa isang munting bahay na pamana pa ng aking mga magulang. Wala pa akong asawa dahil iniiwasan ako palagi ng aking mga nililigawan. Hindi naman sa pangit ako, sadyang kilala lamang ako sa amin bilang isang tao na walang patutunguhan ng buhay. Masakit din iyon para sa akin, ngunit pinipilit ko pa rin iahon ang aking sarili. Maliit man ang aking kinikita ay hindi naman ako magastos. Wala rin akong bisyo, hindi ako umiinom ng alak at lalong hindi ako naninigarilyo. Kaya pangkain lamang ang aking gastusin dahil may puso naman ako at nakukuha na ng aming inuming tubig. Kapag nakaipon ako'y balak ko magtayo ng negosyo, isang kunuhan dahil iyon ang kailangan na kailangan ng aming baryo upang kilingin ang kanilang palay. Wala kasing sapat na makinarya sa amin dahil isa itong liblib na baryo at ang mga may-ari ng palayan ay tumadayo pa sa kabilang bayan upang doon magpagiling. Ang iba naman ay tinataman na kaya binebenta na lamang nila ang kanilang mga aning palay kapag may bumibisita ditong mga negosyante na may daladalang malalaking truck. Kaya kahit mura silang bumili, iniisip din kasi nila na kung tatawid pa sila ng kabilang bayan ay baka gabihin na sila at napakadelikado nun. Sa aming baryo kasi bawal kang abutan ng gabi sa daan at kapag alas 6 na sarado na ang lahat ng bahay. May mga sabi-sabi kasing kumakalat na naman ang mga paghalagalang aswang sa aming lugar. Bata pa ako'y kumalat na yon at magpasa hanggang ngayon ay mayroon pa rin daw. May mga nabiktima na rin ang aswang, mga hindi na natatagpuan ng bangkay, at mayroon din namang mga natatagpuan pero yung mga yon wakwak na ang mga tiyan at pawang wala ng mga laman loob. Nakakapangilabot isipin ang mga bagay na yon. Nagagabihin ka lamang ay magiging hapunan ka na ng mga aswang. May mga tao rin sa amin na naglalakas ng loob na labanan ang mga aswang na yon. Gumagala sila ng gabi na may dalang itak, buntot ng pagi, at ang iba pang mga pangontra sa aswang. Pero isang gabi lamang iyon ay natigil na rin sila kagad. Bawas na rin sila noon dahil 10 kalalakian sila at 3 lamang ang nakabalik. Hindi na rin sila makausap ng matinon matapos ng gabing iyon. Basta ang sabi lamang nila ay napalibutan sila ng mga aswang. Lubha rin silang malalakas at napatay ang 7 nilang kasamahan. Hanggang doon lamang ang kanilang kwento dahil kumaripas na sila noon ng takbo at maswerteng may isang bahay noon na pinatuloy sila para sa magdamag. At noon ay tumigil na rin daw ang mga humahabol sa kanila. At dinala na lamang ang 7 nilang kasamahan. Mula noon ay wala na rin naglakas ng loob na manugis ng aswang at ang buong baryo namin ay namuhay ng may takot sa gabi. Habang nagtatabas ako noon ng mga damo sa gilid ng pilapil ay may natama ang matibay na bagay ang aking halabas at nasira ang talim nito. Agad kong hinanap ang bagay na tumama rito at nakita ko ang isang maliit na bato. Para itong bunga ng yantok, kung alam nyo yung prutas na yon. Maliit lamang na batot kasi laki lamang talaga ng bunga ng yantok.
Ganoon din ang itsura nito, parang kaliskis ng ahas. Sinubukan ko noon itong balatan at pagkakalang prutas nga ito. Pero nabigo ako dahil tekstura lamang pala ito ng bato. Gusto ko itong bato sa malayo dahil nasira ang talim ng aking halabas. Ngunit nasasayangan ako rito dahil napakaganda at baka may benta ko pa ng mahal sa mga may interes dito. Dahil sira nga ang talim ng aking halabas ay nagpaalam ako sa may-ari ng sakahan na si Mang Jose at ako'y uuwi muna upang magpalit ng gamit dahil di ko na talaga pwedeng gamitin pero pinigilan naman ako nito. Sayang daw kasi ang oras at gamitin ko na lamang daw sa kanya. Pagkabigay ni Mang Jose ng kanyang halabas ay nagmadali na akong bumalik sa kanyang palayan upang ipagpatuloy ang pananabas. Ngunit minaramdaman akong kakaiba sa aking sarili. Pakiramdam ko noon ay ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Tirek na tirek noon ang araw pero hindi ko nararamdaman ang init at parang napakasigla ng aking pangangatawan. Sarap na sarap ako noon sa pagtatabas ng damo ng tawagin ako ni Mang Jose upang magmerienda. Inalok niya ako noon ng bagong lagang kamote, yung kamoting kahoy na nilaga, at pinagsaluhan namin yon. Parang napakasipag mo yata ngayong araw, Maning. Malapit mo nang matapos ang 2 hektarya kung palayan sa loob lamang ng 1 araw. Ano ba yung sikreto mo? Tanong nito sa akin. Halos hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig na malapit ko nang matapos ang pagtatabas. Sa tinagal-tagal ko na kasi sa trabahong ito ay halos 1 hektarya lamang ang natatapos ko sa 1 araw at inaabot pa ako ng 2 araw kapag ang lupa ni Mang Jose ang tinatabas ko. Hindi ko po alam. Pagkabigay niyo kasi ng panabas niyo ay bigla na lamang gumaan at sumigla ang aking katawan at parang hindi rin ako tinatablan ng pagod. Tugon ko naman dito. Natawa lang noon si Mang Jose sa aking itinugon dahil iniisip niyang niloloko ko siya. Wala naman daw iyon sa gamit, kundi nasa tao. Hindi ko rin noon may paliwanag kung ano ang nangyayari sa akin, pero ikinatuwa ko na lamang yon dahil mas malaki ang kikitain ko kapag araw-araw akong ganoon kasipag. Matapos akong magmerienda ay muli na akong bumalik sa pagtatabas at bago mag-alas 3 ng hapon ay tapos ko na lahat ng yon. Ipinihakot na lamang sa akin ni Mang Jose ang mga damo dahil ipapakain daw niya ang mga yon sa kanyang alagang kalabaw. Mabilis ko lang naman nahakot ang mga yon. Pagkatapos ibinigay niya pa ako ng karagdagan ng aking bayad para daw may paayos ko ng nasira kong halabas. Hindi lang yon, pinapunta man niya ako sa kanyang gulayan upang kumuha ng mga gulay na maaari kong ulamin hanggang sa susunod pang mga araw. Habang namimitas ng mga gulay ay hindi ko napansin ang ahas na kanina pa pala nasa aking harapan. Napatigil ako sa aking kinagawa at nakipagtitigan na lamang sa ahas. Narinig ko kasi nasa ganitong mga pagkakataon ay mas mainam na huwag kumilos upang hindi katuklawin nito. Hindi rin makakatulong kung susubukan mong sindakin ang ahas dahil matatapang ang mga ganitong nilalang at maaari mong ikamatay ang 1 maling kilos lamang. Ilang minuto rin ako nakipagtitigan sa ahas at animoy 1 estatuwang hindi gumagalaw. Gumapang na noon ang ahas papalapit sa akin. Dahil sa habat wala rin ako maisip na gawin, mula sa aking mga paa ay umakit sa aking katawan patungo sa aking kanang kamay. Hanggang sa mapunta ang kanyang bibig sa aking tainga, napapikit na lamang ako noon at nakita ko ang aking buong buhay. Simula pa ng pagkabata ko hanggang sa kasalukuyan, naimbulat ko lamang noon ang aking mga mata nang may marinig akong nagsalita. Nagustuhan mo ba ang regalong binigay ko sa iyo? Tanong nito. Iginala ko ang aking mga mata sa paligid ngunit hindi ko makita kung sino man ang nagsasalita. Nasa tainga ko pa rin ang ahas at handa nito akong tuklawin anumang oras kaya hindi pa rin ako gumagalaw. Hindi mo kailangang matakot dahil hindi naman kita tutuklawin. Muling tura ng kung sino mang hindi ko makita. Pero parang ahas noon ang nagsasalita. Kaya naisip ko noon na baka ba natuklaw na ako nito at nagdedeliryo na lamang ako. Tama ang nasa isip mo. Ako nga ang nagsasalita.
ang ahas na nakapalupot sa iyong mga kamay. Muling wika nito. Iniikot ko na noon ang aking ulo tumingin sa ahas. Hindi nga nito ako tinutuklaw, pero nag-ingat pa rin ako sa aking mga ikinikilos. Dahan-dahan na rin akong gumalaw noon upang masigurong hindi nga ako nito tutuklawin. Totoo ba ito? Nagsasalita ka? Hindi ako nakakapagsalita dahil isa akong ahas. Naiintindihan mo lamang kung anong nasa isipan ko. Dahil nagkaroon ka ng kapangyarihan na maintindihan ako. Tugon naman ito. Hindi ko noon maintindihan ang ibig nitong sabihin, kaya naiwan pa rin akong nakatulala. Makinig kang mabuti. Ikaw ang napili ko upang mangalaga ng isang mutya na magbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahan. Isa na roon ang kakayahan upang maintindihan ang aking mga sinasabi. Huwi ka nito. Anong mutya ang sinasabi mo? At anong kapangyarihan? At bakit akong sinasabi mong napili? Tanong ko naman dito. Ikaw ang napili ko dahil may mabuti kang kalooban at wala akong nakikitang kasamaan sa iyong isipan. Ikaw ang taong gustong gusto'y maghapong magbanat ng buto upang makaipon ng ipagpapatayo ng negosyo para makatulong sa mga taong minsan ng hamak at ng yurak ng buo mong pagkatao. Imbis na gumante, ay pagtulong pa rin ang nasa isipan mo. Kung iyong natatandaan ay minapulot kang bato na sumira sa talim ng iyong halabas. Ninais mo itong itapon pero ang bato na mismo ang bumulong sa isipan mo na maaari mo itong ibenta. Kaya nagbago ang iyong isip. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, huwag mo yung gagawin dahil ikaw lamang ang nararapat na magmay-ari nito. Ang batong iyon ay ang mutya ng ahas at bibigyan ka nito ng kapangyarihan para palayain ang iyong baryo sa kilabot ng mga aswang. Bibigyan ka nito ng sapat na lakas upang labanan ng mga nilalang na iyon. Bilis, para makayanan mong makipagsabayan sa kanila. Talino upang mabasa ng ang kanilang kilos at proteksyon upang hindi ka basta-bastang masugatan ng kanilang matatalim na kuko. Hindi lang sa aswang gumagana ng proteksyon yon. Makakasalag din ito ng bala ng baril at mga patalim. Magkakaroon ka rin ng resistensya sa barang at kulam. Ito na ang iyong pagkakataon upang maitaboy ang mga salot na aswang na pinamumugara ng inyong baryo. Pagkakataon mo na rin yon upang ipagtanggol ang iyong mga magulang na isa sa mga naging biktima nila. Naalala mo yon, hindi ba? Ang gabing nawala ang iyong ama't ina, pati na rin ang iyong kapatid na hindi pa'y sinisilang. Mahabang salaysay ng ahas. Dahil sa isinilaysay ng ahas ay naintindihan ko na ang lahat tungkol sa mutya at pati na rin sa kapangyarihang taglay nito. Naalala ko rin noon ang isa sa pinakamasakit kong karanasan noong bata pa ko. Iyon ay ang pagkawala ng aking mga magulang at nang isisilang pa lamang sana na bunso kong kapatid. 11 taon pa lamang ako nang mangyari ang lahat ng ito at tandang-tanda ko pa rin ang lahat ng nangyari, pati ang mga maliliit na detalye. Ating gabi na noon ang sumakit ang tiyan ng aking ina. Kabuwanan na rin niya noon at anumang oras ay maaari na siyang manganak. Nang gabing iyon ay pinakiusapan ni ama ang aking ina na baka pwede pa niyang may pagpabukas ang kanyang panganganak. Malayo-layo pa kasi noon ang bahay ng kumadrona sa aming baryo at may mga aswang pa sa labas at baka maging hapunan lamang silang tatlo pag itinakbo siya doon ni ama. Nagalit noon ang aking ina at sinabi na niyang hindi na niya kaya ang sakit. Sinabi pa niya na hindi rin niya kayang lumabas upang puntahan ng kumadrona, kaya naman sunduin na lamang daw ito ni ama papunta sa amin. At kung hindi raw yung kayang gawin ni ama, ay siya na lamang daw ang magpana kay inay. Napahiya noon si ama. Manganganak na lamang kasi si ina ay nagawa pa niyang matakot sa mga aswang, kaya dali-dali siyang kumuha ng itak at inabilin sa akin si inay. Pinakuha pa niya ako noon ng isang garapon ng asin at sinabihin akong isaboy ko raw iyon kapag may mga aswang na nagtatangkang pumasok sa aming bahay. Sinabi din ni ama na ikandado ko ng mabuti ang bahay upang walang ibang makapasok. Sasabihan na lamang daw niya ako kapag nasa pinto na siya at kasama ang kumadrona. Nakinig naman ako noon na sabihin ng aking ama at binantayan ko noon ang aking ina katabi ng isang garapon na asin.
Nagdikdik rin ako ng bawang noon dahil naririnig kong pangontra din iyon sa aswang. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakarinig na ako noon ng mga katok sa aming pinto. Nagtataka ako noon kasi tila pa imbilis naman ang pagsunto ni Ama sa kumadrona. Nagdadalawang isip pa ako noon kung bubuksan ko nga ba ang pinto dahil baka aswang lamang ang kumakatok. Makaraan ng ilang minutong pagkatok ay nakarinig ako ng tinig mula sa labas. Anak, buksan mo ang pinto. Dalian mo, nandito na kami. Rinig kong wika ni Ama. Hindi na ako nung nagdalawang isip at ininipag ko na lamang ang garapon, yung garapon ng asin, sa tabi ni Ina at nagmadali akong pumunta sa pinto at pinuksan ito. Pagkabukas ko hindi si Ama ang nakita ko, kundi dalawang mabalahibong nilalang na may mapupulang mata at nakakatakot na itsura. Nagtangka pa akong isara noon ang pinto, ngunit sinay pa lamang ito ng isang nilalang. Kaya't nabuksan ito ng maigi. Pagkatapos nun ay kinalmat pa ako nito sa dibdib na siyang naging dahilan kaya ako tumilapon at nagunahang lumabas ang masaganang pulang likido sa sugat na ginawa ng aswang. Narinig naman ni Ina ang kalabog kaya kahit hirap ay napaupo siya at kinuwang garapon ng asin na nasa tabi lamang niya at sinabuyan ng mga aswang na papalapit sa kanya. Nasaktan naman ang mga ito ngunit hindi yun sapat upang pigilan sila. Muli silang kumilos papalapit kay Ina at gamit ang kanilang mga matutulis na kuko at matatalim na ngipin ay kanilang pinaslang ang walang kalaban-laban kong Ina. Pero bago malagutan ang hininga si Inay ay iniligtas pa niya ako. Ibinuhos niya sa akin ang dinikdik kong bawang na nakalagay sa isang mangkok na katabi lamang niya. Alam niya noon na hindi rin iyon magiging sapat upang paslangin ang mga aswang pero ginawa niya yun upang siya lamang ang kainin ng mga ito. At hindi na nila ako galawin. Wala akong magawa noon habang pinapanood silang kinakain ang aking kaawa-awang ina at ang kapatid na hindi man lamang nabigyang pagkakataong mabuhay. Napuno ng galit ang aking puso ng araw na yon, pero wala akong magawa. Ni hindi ko maigalaw ang aking katawan dahil sa takot at dahil sa pinsalang natamo ko sa kamay nila, sinisisi ko rin ang aking sarili dahil ako mismo ang nagpapasok sa kanila. Pakiramdam ko'y wala akong kwenta at madali nila akong nalansi. Nagbabalat kayo lamang pala sila at ginaya ang boses ng aking ama para makapasok. Bakit hindi ko nga ba naisip ang bagay na yon? Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko noon nang tumating ang aking ama kasama ang kumadrona sa aming baryo. Dahil nakabukas ang aming pinto'y nagmadaling pumasok ang aking ama. Ngunit huli na ang lahat. Nagpiesta na noon ang mga aswang sa aking ina at kapatid. Dahil sa galit ay nagwala noon si Ama't mabilis na tumakbo papalapit sa mga aswang at inamba ang itak sa mga ito. Nang tatagay na ni Ama ang isa sa kanila ay walang kahirap-hirap na sinalag ng isa sa mga aswang ang kamay nito at ginamit ang matatalim na kuko upang laslasin ang lalamunan ni Ama. Sa sobrang takot naman ng kumadrone napatakbo na lamang ito papalayo at hindi na nagtawag pa ng tulong sa aming mga kapitbahay. Sabagay iwala rin naman itong mahihingan ng tulong dahil napakalayo naman talaga ng bahay namin sa aming mga kapitbahay. Matapos yon, ay tinangay ng mga aswang ang bangkay ng aking mga magulang at dahil nababalutan ako noon ng mga dinigtik na bawang ay iniwan na lamang nila akong duguan habang lumuluha. Wala na rin lumalabas sa aking bibig nun kundi patawad. Patawad aking ama't ina. Hindi ko alam na malalansin nila ako. At nakatulugan ko na nga lang rin yon, yung aking pag-iyak. Ngayon habang naaalala ang mga pangyayaring yon, ay hindi ko pa rin mapigilang lumuha. Tila ba nagbalik ang kahapon at sinisisi ko pa rin ang aking sarili dahil sa aking nagawa. Tumahan ka na, Maning, dahil hindi mo naman ginusto ang nangyari. Gamitin mo ang lakas na pinagkaloob sa iyo upang palayain ang iyong baryo. Ako ang magiging gabay mo habang ginagawa yon. Sasamahan kitang lipuin ng mga aswang. Uwi ka muli ng ahas. Nagpasalamat ako noon sa kanya at tinapos ko na rin ang pamimitas ko ng mga gulay. Nagpasalamat ako noon kay Mang Jose. Pagkatapos ay umuwi na ako dala ang ahas na itinago ko sa aking kamiseta at ang aking halabas na sira ang talim.
Pagkarating ko sa bahay ay sinabi ng ahas na hasain ko raw ito at kusang babalik sa dati nitong talim. Ito na rin daw ang gagamitin kong panugis dahil sanay na sanay ako sa paggamit nito. Sinunod ko naman ang gusto ng ahas at inasa ko ang aking halabas. Matapos yun ay nagsalang ako ng kanin at niluto ang ilan sa mga gulay na ibinigay sa akin ni Mang Jose. Habang nagluluto'y muli akong inutusan ng ahas. Isa lang ko raw sa apoy ang mutya. Pagkatapos ay kumuha raw ako ng kahoy at gawin ko raw itong sisidlan ng mutya para madali ko raw na matalian upang maging kwintas. Lahat ng sinabi ng ahas ay aking ginawa. Wala akong iniwan kahit isang detalye at nagawa ko naman ng maayos ang pinapatrabaho niya. Nang lumamig na ang mutya, isinalpak ko na ito sa sisidlang kahoy na nagsisilbing tagahawak na rin ito. Tinalian ko na rin ito sa dulot ginawang kwintas. Iyon daw ang paraan upang hindi mawala sa akin ang mutya at para lagi na lamang itong nasa aking katawan. Mainam nga yun dahil kung mananatili lamang ito sa aking bulsa ay baka mawala ko lamang at maitapon sa kung saan. Nang kakain na ako, inalok ko pa ang ahas pero tumanggi ito. Sinabi niyang hindi siya isang physical na ahas kundi isa lamang siyang espiritong gabay at ako lamang daw ang nakakakita at nakakaramdam sa kanya. Natawa na lamang ako nun dahil itinago ko pa naman siya kay Mang Jose dahil baka matakot ito. Hindi naman pala niya ito makikita. Sinabi mo na sana sa akin kanina para hindi na ako nag-abalang itago ka pa kay Mang Jose. Uwi ka ko. Eh hindi ka naman nagtatanong. Sambit naman ito. Pagkatapos nun ay nagpahinga na ako. Habang nagpapahinga ay sinabi ng ahas na maganda raw ako ng kulay itim na bandana o kaya naman ay tela na upang ipantakip sa aking muka. Sinabi ko naman noon na wala akong bandana ng kulay itim. Wala rin akong tela dahil hindi ako bumibili. At ang tanging itim lamang dito ay ang aking mga damit. Sinabi naman ng ahas na pwede ko naman daw itong sirain. Basta kailangan ko lang daw talagang may pantakip sa mukha ko upang walang makakilala sa akin. At bilang protection na rin upang hindi ako balikan ng mga kasamahan ng aswang na aking mapapaslang. Sinunod ko naman ang ahas. Sa katunayan ay wala pa akong sinusuway sa lahat ng kanyang mga sinabi. Nang maayos na ang lahat ay inaya na ako ng ahas na lumabas. Gaya ng sinabi, pinantakip ko sa aking mukha ang itim na tela at tanging buhok at mata ko lamang ang nakalabas. Pinadala niya na rin sa akin ang bagong hasa akong halabas upang maging aking armas. At ang gabing iyon ang unang beses na manunugis ako ng mga salot na aswang. Lumakad na ako noon palayo sa aking bahay upang magsimulang tumugis. Sinabi ng ahas na magsimula akong magganap sa lugar kung saan may buntis. Doon kasi nagmamanman ang mga aswang at naghahanap ng pagkakataong umatake. Naalala ko noon ang asawa ni Mang Ben, isang kaibigan kong magsasaka. Noong nakaraan lamang ay nagtabas ako ng damo sa pilapil ng kanyang palayan at nakita ko rin noon ang malaki na tiyan ng kanyang asawa. Nang maisip ko yun ay agad naman akong dumiretso patungo sa bahay ni Mang Ben. Ngunit hindi pa naman ako nakakalayo ay minaramdaman ng aswang ang kasama kong ahas. Sinabi niyang maging alerto ako dahil tatlong aswang daw ang malapit sa akin. Nakita raw nila akong gumagala kaya naman sinundan ako at balak nilang gawing hapunan. Madalang na lamang kasi silang makakain ngayon dahil mautak ng mga tao. May mga naglalagay na ng pangontra sa kanilang bahay. Maaga nang nagsasara at wala nang mga lumalabas ng gabi. Ngunit mautak pa rin ang mga aswang at kaya nilang magbalat kayo ng boses at itsura kaya kahit papaano may mga nabibiktima pa rin sila. Isa na ako sa mga nabiktima nila noong mga bata pa ako at hindi na ngayon. Hindi na yun mauulit pa. Dala ng wala ngang masyadong mabiktima ang mga aswang ay sabik na sabik sila kapag nakakakita ng tao sa daan. Mapalalaki man o babae, bata man o matanda. Kahit na may hawak pang armas kagaya ng itak, ay wala silang sinasanto. Dala ko noon ang aking halabas kaya naman tumidistansya pa sila sa akin. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin sila natatakot. Humahanap lamang sila ng tamang tiyempo. Habang naglalakad ako'y sabay-sabay na silang tumakbo papalapit sa akin at inatake na ako gamit ang kanilang matutulis na kuko. Napaka-agresibo nila noon.
at tila ba mga asong ulol na isang linggo nang hindi kumakain. Agad ko naman noong ginamit ang aking alabas upang salagin ang kanilang pag-atake. Napuno noon ng kalmot ang hawakan nito, pero kahit papaano'y matibay ito at hindi agad nasira. Pinaikutan nila ako noon at sabay-sabay na inatake muli, pero dahil nababasa ko ang kanilang mga galaw, ay sisiw na sisiw lamang sa akin yon. At nagagawa ko pang gumanti gamit ang aking alabas habang iniilaga ng kanilang pag-atake. Sa aking pagganti na sugatan ko sa mukha ang isa sa kanila, nilaway naman ito ang kanyang kamay at ipinahid sa sugat. Doon ay agad itong naghilom na para bang walang nangyari. Ang dadaya nyo naman. Uwi ka ko nun pero tanging mga ungol lamang ang kanilang tugon. Naiisip ko noon na hindi sapat na masugatan ko lamang sila. Ang kailangan ko isang atake na papaslang sa kanila upang hindi na nila magamot ang kanilang sarili. Handang-handa na ako nun para sa muli nilang pagsalakay at nang magkasabay-sabay sila ay muli lamang akong umilag at ang mga hindi ko nailagan ay sinilag ko gamit ang aking halabas. Nang magkaroon naman ako ng pagkakataon ay inasinta ko ang leeg ng isa sa kanila. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking halabas upang magilitan ito ng lalamunan. Noon ay sumirit ang masaganang pulang likido at natumpa ito sa lupa. Sa lalim ng sugat at lakas ng kanyang tinamo ay siguradong wala na itong buhay at hindi na niya mapaghihilom ang sugat na nakamit mula sa halabas. Muli ko noong ibinasiwas ang halabas habang hinihintay na umatake ang dalawa pa sa kanila. Handa na ako noon anumang oras. Dahil mas naging kampante na ako, naging mas agresibo na rin noon ang dalawa pang aswang dahil sa pagkawala ng kanilang kasama. Walang habas na silang umaatake noon at hindi sila tumitigil kahit sila pang dalawa mismo ang magkatamaan. Nanatili akong kalmado noon at ipinaikot ko pa mula sa gitna ang aking halabas upang masanggal lahat ng kanilang pag-atake. Masyado silang mabibilis noon kaya puro depensa lamang muna ang aking ginagawa. Naghintay na lamang ako ng tamang pagkakataon kung kailan sila titigil. At nang dumating iyon, ay hindi ko na sinayang pa. Tinuhog ko na sa dibdib ang isa gamit ang halabas at sinipa ito para may tulak palayo. Naging agresibo naman ako noon dahil isa na lamang ang aking kalaban. Pagod na rin ito dahil sa walang habas na pag-atake kanina. Kaya naman madali ko na lamang itong natabasa ng ulo. Matapos ang matinding labanan, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad upang makapunta sa bahay ni Mang Ben. Doon kasi talaga ang sadya ko ngayong gabi. Nataon lamang na minakasalubong akong aswang at sumunod sila sa akin. Habang naglalakad ako'y patuloy lamang ako nagmamanman sa paligid. Tinutulungan naman ako noon ang aas na nasa aking balikat at siya rin ang nagsasabi kapag may paparating na kalaban. Malalim na rin ang gabi noon. Kaya siguradong nagkalat ng iba sa kanila upang maghanap ng makakain. Kailangan ko lamang silang hanapin. Sa hindi kalayuan ay natanong ko na ang bahay ni Mang Ben. Mukhang may nangyayaring hindi maganda dahil nakabukas ang kanilang pinto. Nagmadali ako noong pumasok sa bahay at nakita ko nga ang dalawang aswang nakagat-kagat ang leeg at binti ni Mang Ben. Habang pinoprotektihan ang asawa nitong takot na takot at nagtititili, kagad kong sinaksak noon ang isang aswang sa kanyang likuran at napansin naman ako ng isa pa. Kaya bumitaw siya sa pagkakasakmal sa leeg ni Mang Ben at inatake na rin ako nito. Inambahan ako ng matutulis niyang kuko pero baliwala lamang para sa akin ang mga yon. Walang kahirap-hirap ko lamang sinasalag gamit ang aking halabas. Pagkatapos ay hinahawakan ko nga ang kanyang kamay at itinapon palabas. Matapos yun ay sinundan ko agad ito upang masigurong hindi makakatakas at naglaban kami ng ilang segundo bago ko siya tuluyang napatumba at doon ay sinigurado ko na rin wala na itong buhay pa. Bago ko muling pumasok sa bahay ni Mang Ben, pagdating ko sa loob ay nakita kong nanghihina na si Mang Ben at malapit nang malagutan ng hininga. Tinanong ko noon ng aas kung ano bang dapat kong gawin upang maisalba ang buhay nito. Pero sinabi ng aas na uli na ang lahat at marami ng dugo ang nawala sa kanya. Pero nagmatigas ako noon at tinanong kung baka may paraan pa kahit maliit lamang ang chance ang mabuhay pa siya. Ngunit wala na raw talaga.
Bago mawala ng malay, kahit masakit ang sugat sa leeg, ay pinilit pa noong magsalita ni Mang Ben. Maraming salamat kung sino ka man dahil sa pagliligtas mo sa aking mag-iina. Tatanawin ko itong bilang isang malaking utang na loob kahit na nasa kabilang buhay pa ako. Puro babae ang aking dalawang anak kaya hindi nila mapuprotektahan ang kanilang ina at ang kapatid na hindi pa naisisilang. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Bantayan mo sila hanggat sa makapanganak ang aking asawa. Napatango na lamang ako nun habang dahan-dahang nagsasara ang mga mata ni Mang Ben. Sa mga oras ding yun ay lumabas ang dalawa niyang anak na nagtatago sa kanilang aparador, sina Celine at Maita, at pareho nilang iniyakan ang bangkay ng kanilang ama. Sinabihan ko sila noon na aalis na ako at pinakandado ko ng mabuti ang kanilang pinto upang hindi na sila mabalikan pa ng aswang. Si Selena noon ay nagatid sa akin palabas ng pinto. Nagpasalamat siya dahil napanood raw niya akong niligtas ang kanyang ama kahit huli na ang lahat. At dahil daw sa akin ay hindi na nadagdagan ng pinsala sa kanila. Pagkatapos itinanong niya ang aking pangalan. Nataranta ko noon dahil hindi ko pwedeng sabihin ang aking pangalan. Iyon talagang dahilan kung bakit may takip ang aking muka. Habang nag-iisip ako ng sasabihin ay napansin niyang hawak ko ang halabas. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi raw siya maaaring magkamali dahil kilala raw niya ang halabas. Dahil minsan na raw niya iyong hiniram noong nagtabas ako ng pilapil. Sinabi niyang ako raw si Maning. Hindi, nagkakamali ka Binibini. Di akong lalaking yung binanggit. Pagtanggi ko naman. Sinabi niyang hindi ko na daw dapat ipagkaila dahil kilala niya ang aking buhok at kilay. Sinabi pa niyang ligtas daw sa kanya ang aking lihim dahil hindi raw niya pwedeng ipagkalat. Puntahan ko raw siya kinabukasan dahil may pag-uusapan pa kami. Pagkatapos noon ay hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong magpaliwanag at umuwi na ako sa aking bahay. Pag-uwi na isip ko pa rin ang nangyari kanina. Kung napabilis kaya ang aking pagdating, eh may pag-asa kayang hindi ka noon ang nangyari kay Mang Ben. Buhay pa kaya siya kung sakali? Maraming mga katanungan ang tumatak sa aking isipan na hindi ko alam ang kasagutan. Gumapang noon ang ahas palapit sa akin at mukhang nabasa niya ang aking iniisip. Sinabi niyang huwag na raw akong malungkot. Hindi raw kasi may iwasan ng mga ganoong pangyayari, lalo na't hindi pangkaraniwang nila lang ang mga aswang. At kung nahuli man daw ako ng dating kanina, ay hindi ko na iyon kasalanan dahil may mga aswang din ako nakasagupa at napas lang ko naman daw sila. Malaking tulang na raw iyon para sa aking mga kabaryo dahil unti-unti ko silang nababawasan. Kaya kahit anong maging resulta raw ng panunugis ko, ay hindi raw ako dapat nalulungkot. Dahil kahit papaano'y nakakatulong ako sa aming pamayanan upang mabawasan ang mga aswang na salot sa lipunan. Kinabukasan ay nagtungo ako kagad sa bahay ni Mang Ben upang makirami sa kanila dahil ngayong araw din ito ililibing. Hindi kasi uso nun sa aming baryo ang pagbuburol dahil wala rin namang mag-iembalsamo. Kaya naman kadalasan ay isang araw lamang nagtatagal ang bangkay sa kanilang tahanan at pagkatapos ay inililibing na nila ito kagad. Pagdating ko rin ay naging usap-usapan na nilang masalimuot na pinagdaanan ng pamilya mula sa mga aswang. Kahit ang mga bangkay na nagkalat sa daan ay usap-usapan na rin nila pero hindi makilalang mga ito. Wala rin mga kalmot galing sa mga kuko ng aswang at lalong hindi wakwak ang tiyan at kumpleto ang mga laman loob. Sinabi ng ilan na aswang ang mga yun na nilabanan ng isang binatang may takip ang muka. May mga nakakita daw kasi noong nakikipaglaban ito at tunay raw na napakalakas nito at sinasabi daw nila na itong binatang ito raw ang magpapalaya sa aming baryo mula sa kilabot ng mga aswang. Pinatotohanan naman ng pamilya ni Mang Ben ang tungkol sa binatang may takip ang muka at sinabing siyang dahilan kung bakit si Mang Ben lamang ang nawala at hindi ang buo nilang pamilya. Kahit malungkot ay natutuwa pa rin ako noon ng aking marinig yon. Madalang lamang kasi ako makarinig ng mga papuri mula sa aming mga kabaryo dahil madalas na palunokso ang naririnig ko dahil sa antas ng aking pamumuhay at aking trabaho.
Madalang lamang din ang nakikisalamuha sa akin ng maayos yung mga pinagtatrabahoan ko lamang at pati ang ilang miyembro ng kanilang pamilya gaya ni na Mang Jose at ni Mang Ben. Napakabait sa akin itong mga to at kahit minsan ay hindi niya pinahamak ang pagkatao ko, kahit nahamak akong magtatabas lamang, maging ang kanyang mga anak na sina Selena at Maita, hindi isang putik ang turing nila sa akin kundi isang kapwa nila tao na may damdamin rin. Lalo na itong si Selena na halos kasing idarang ko lamang. Palagi niya akong pinagtatanggol sa kanyang mga kaibigan na humahamak sa akin at kahit na nagtatrabaho lamang ako sa kanila ay napakabait niya. Siya rin ang naghahanda sa akin ng merienda sa tuwing nagtatabas ako ng kanilang damo at minsan ay tinutulungan niya akong magtabas. Hindi rin siya sinisita ni Mang Ben dahil gusto rin niyang matuto ng trabahong bukid ang kanyang anak na babae, lalo na't wala siyang anak na lalaki na maaasahan. Kapag naalala ko ang mga bagay na yon, ay talagang nalulungkot ako. Bakit ba kasi palaging nauuna ang mga taong mababait at ang mga masasama naman ay napakahaba ng buhay? Habang papalapit sa bahay ni Mang Ben, ay nakita ko ni Selena. Tinawag niya ako noon at nilapitan. Nang lumapit siya sa akin ay napatingin naman sa amin ang ibang mga taong nakikiramay at makikipaglibing. Noon ay marami na naman kaming narinig na mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing sinasamantala ko raw ang pagkawala ni Mang Ben at pagluloksa ng kanyang pamilya upang makuha raw ang kanyang anak. May mga nagsasabing nilubos-lubos ko na raw ang kabaitan sa akin ni Mang Ben at ngayong wala na raw siyang may bibigay ay ang anak naman daw nitong kukunin ko. Marami pa kaming naririnig na bulong-bulungan noon na ikinagalit ni Selena. Lalapitan sana niya ang mga tao para awahin dahil sinasabi nilang mga yon sa mismong araw ng libing ng kanyang ama. Pero pinigilan ko na lamang siya at sinabing huwag ng patulan dahil sanay na ako sa mga ganoong bulong mula pa ng pagkabata ko. Mabuti na lamang noon at nakinig siya sa akin at niyaya na lamang niya akong pumasok sa kanilang bahay upang madalaw ang bangkay ng kanyang ama. Nakita ko noon ang asawa ni Mang Ben na si Aling Maria at si Maita na mukhang hindi pa rin tumitigil sa kanilang pag-iyak. Sinabi ko noon sa kanila na nakikiramay ako at tinanggap naman nila yon. Ilang minuto pang lumipas ay dinilanan namin si Mang Ben sa kanyang huling hantungan. Isa ako sa mga malapit sa kanya kaya isirin ako sa mga nagbitbit ng ataol. Dinila namin sa itaas ng bundok kung saan din namin inilibing ang iba sa mga taong pumanaw sa amin. Dito rin sana ililibing noon ang aking mga magulang, kaso nga lang ay tinangay ng mga aswang ang kanilang katawan, kaya wala rin ako nadadalaw tuwing araw ng mga patay. Habang inililibing noon si Mang Ben, ay sinumpa kong hindi ako titigil sa panunugis ng mga aswang, hangga't hindi ko sila nauubos o naitataboy sa aming baryo. Isinumpa ko rin na tutuparin ko ang hiniling niya na bantayan ko ang kanyang asawa at mga anak, hanggang makapanganak ang kanyang asawa. At higit sa lahat ay ipinangako kong siya na ang huling biktima ng mga aswang sa amin dahil hindi ko ahayaan pang may mga kabaryo akong mamamatay dahil sa mga aswang kahit na basura ang trato nila sa akin. Matapos ang libing ay muli kong niyaya si Selena upang kumain sa kanilang bahay. Ganoon kasi ang tradisyon sa aming lugar matapos ang libing. Kakain muna ang lahat ng mga nakipaglibing. Kagaya ng inaasahan ay may mga narinig na naman akong bulong-bulungan na makakalibre na naman daw ako ng pananghalian kaya ako sumamang makipaglibing. Hinayaan ko na lamang ang mga yon dahil mas kilala ko naman ang aking sarili. Habang kumakain inilapitan ako ni Selena, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang mamasukan sa kanila upang alagaan ang kanilang palayan. Wala na daw kasi silang ibang pinagkakatiwalaan bukod sa akin. Nakausap na rin daw niya ang kanyang inaukol dito. Ha? Bakit ako? Di ba't marunong ka naman sa mga gawaing bukid? Tanong ko sa kanya. Sinabi naman niyang kaya nga niya, ang kaso hindi niya kakayanin ang mga mabibigat na trabaho dahil babae nga siya. Tanggapin ko na daw ang trabaho inaalok niya dahil magkaibigan naman daw kami at kaibigan ko rin naman daw ang namayapa niyang ama. Naiintindihan kita. Pero ang mga tao, sapot na ang mga narinig ko. Ayaw ko nang madagdagan pa yung mga sinabi nila kanina
sasabihin na naman nilang sinasamantala ko ang pagkakataon dahil ganoon naman ang tingin nila sa akin. Tugon ko naman. Muli siyang nagsalita noon. Ako na raw ang nagsabi na hayaan na lamang ang mga sinasabi ng mga tao. Nakikiusap daw siya ng mabuti at sana daw ipagbigyan ko siya. Ako na lamang daw kasi ang makakatulong sa kanila at isa pa'y gusto nilang masuklian ang pagliligtas na ginawa ko sa kanila kagabi. Lumingon-lingon naman ako sa paligid noon at nakita kong abala rin sa pagkain ng ibang mga tao. Matapos yun ay muli ako nagsalita. Huwag kang maingay. Ikaw lang nakakaalam ng totoo at ayoko yung ipalam sa ibang mga tao. Sapat na sa akin na pinupuri nila ang isa kong katauhan habang niruyura ka naman ng isa. Matapos yun ay hindi na siya muling nagsalita at sinaluhan na lamang ako sa pagkain. Habang kumakain kami noon ay tinanong ko siya kung paano nga ba sila napasok ng dalawang aswang sa kanilang bahay. Hindi naman kasi basta-bastang makakapasok ang mga aswang sa bahay-bahay lalo na kung sarado naman ang mga itong pinto. Dahil sa aking pagtatanong ay napakwento si Selena habang kumakain. Sinabi niyang malalim na daw ang tulog nila kagabi nang may kumatok daw sa kanilang bahay at nagsisigaw na hinahabol daw ito ng aswang at kailangan niya ng matutuluyan. Tinawag pa raw nito ang pangalan ni Mang Ben kaya akala nila'y tao ito, nakakilala nila. Dahil raw sa kanilang kabaitan ay hindi na sila nagdalawang isip na buksan ang pinto. Ngunit nagulat si Mang Ben nang buksan niya ang pinto dahil mabalahibong nila lang ang nakita niya. Dalawa sila kaya na hindi na muling naisara ni Mang Ben ang pinto at pwersahan nang pumasok ang mga yon. Nang makita nila yon ay agad daw silang pinatago ng kanilang ina sa aparador. Gamit ang kanyang katawan ay pinigilan raw ni Mang Ben ang mga aswang na lumapit sa kanyang asawa at doon na raw ako dumating. Matapos akong kumain ay nagpaalam ako. Dumiretso na ako noon sa bahay at hindi na naghanap pa ng mapagtatabasan. Natulog na lamang ako noon upang makabawi sa aking puyat ng nakaraang gabi. Gabi-gabi na ako noon kumising kaya naman agad na akong kumain at nagayos ng aking mga gagamitin. Ang aking halabas at takip sa mukha. Muli kasi akong pupunta sa bahay ni Mang Ben dahil baka balikan sila ng mga aswang. Ayaw ko na kasing may magaya pa kay Mang Ben kaya nagmadali na akong umalis noon. Nang medyo makalayo na ako sa bahay ay may mga tao akong nakasalubong. Noon ay akala ko pang mga aswang sila kaya hinarang ko sila sa daan. Pero nang makalapit ako ay pinigilan ako ng ahas sa aking balikat. Sinabi niyang tao raw ang mga yon kaya naman nilapitan ko sila at tinanong kung ano pang ginagawa nila sa labas ngayong gabi. Nagsalita naman sila noon at sinabi nilang ililigtas ko naman sila kapag inatake sila ng mga aswang dahil nabalitaan daw nilang nilalabanan ko ang mga aswang. Pinauwi ko naman agad sila noon at sinabi kong nagkalat pa ang mga aswang at sobrang dami pa nila at maraming nangangailangan ng tulong ko na hindi kagaya nilang pasaway porket alam nilang may magliligtas sa kanila ay magiging matigas na ang kanilang ulo. Matapos niyon ay umalis na ako dahil mas kailangan ni Selena ang tulong ko at baka mapano pa sila. Sigurado kasi akong babalikan pa sila ng mga aswang dahil sa nga nangyari kagabi. Hindi pa man ako nakakalayo'y nagsisigawan ng mga kalalakihang nakita ko kanina. Wala sa isip kong tulungan sila dahil matitigas ang kanilang mga ulo at dumagdag pa sa mga alalahanin ko. At baka mahuli na naman ako pagdating kina Selena. Paalis na ako nun pero hindi kinaya ng aking konsensya. Naalala ko rin ang pangako ko kay Mang Ben na hanggat nabubuhay ako ay wala nang muling mamamatay sa aking mga kabaryo dahil doon ay nagmamadali akong bumalik sa mga nakasalubong kong lalaki. Lubha na silang sugatan noon pero hindi pa man sila namamatay. Agad kong tinawag ang mga aswang at sinabing mamamatay muna ako bago nila bakain ang mga yon. Lima ang aswang na yon at lima rin ang mga lalaki. Agad akong pinalibutan noon ng mga aswang at galit na galit sila habang tumutulo ang mga laway mula sa kanilang ngipin na parang mga asong nasiraan ng bait. Habang pinapikutan ako ng mga aswang ay umiikot na rin ako noon dahil baka may umatake sa akin mula sa likuran at lubhang delikado kung mangyayari yon. Sabay-sabay na umatake noon ang mga aswang at gaya ng parati kong ginagawa ay pinag-aralan ko muna ang kanilang mga kilos
habang umiilag at dinidepensahan ang kanilang pag-atake. Habang abala ko sa pagbasa ng kanilang galaw ay nasa likuran ko ang isa sa kanila. Kumapit ito sa aking balikat at takma naman akong sasaksakin ng aswang na nasa aking harapan, ngunit nakailag ako kaagad. Tumalon ako at buong puwersa kong sinipa ang kanyang ulo gamit ang dalawa kong paa. Sa sobrang lakas ng pagkakatamay agad naman itong natumba at nawala ng malay. Pagkatapos ay dinampot ko ang aswang na nasa aking likuran at binato sa mga kasamahan nito. Para silang nasa Argonon, ngunit hindi sila nagpatinag. Muling tumayo't tumakbo papalapit sa akin para umatake. Noon ay ginamit ko na ang aking halabas upang labanan sila. Hindi na kasi ako dapat na nag-aaksaya ng oras noon, lalo na't hindi ko alam kung nasa panganib ba ang buhay ni Naselina. Mabilis kong hinampas gamit ang talim ng halabas ang unang aswang na lumapit sa akin, at agad namang humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan at tumilapon pa ito sa mga nakaigang kalalakihan na aking iniligtas. Nagsigawan pa sila dahil sa nakita, ngunit hindi ko sila napansin. Mabuting at tinulungan ko pa sila sa kabila ng kanilang ginawa. Kung iba siguro yun ay hayaan na lamang silang maging hapunan ng mga aswang bilang leksyon. Mabuti na lamang talaga ay malampot pa rin ang aking puso dahil sa pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Nagsabay-sabay ulit na sumugod sa akin ng tatlo pang mga aswang, pero sa pagkakataong yun ay hindi ko na inayaan pang magtagal ang laban. Buong lakas ko nang iwinasiwas ang aking halabas at ako na rin ang lumapit sa kanila. Tatlo sila pero sila na noon ang dumidepensa sa akin dahil ako na ang agresibo. Nagpatuloy pa ang aming laban hanggang sa isa-isa ko silang hinatid sa kanilang paraiso. Binalikan ko pa noon ang aswang na nawala ng malay sa aking pagkakasipa at sinaksak ko ito sa dibdib upang makasigurong hindi nagigising. Nang matapos ang laban ay akma na akong aalis, ngunit tinawag pa ako ng limang kalalakihan upang magpasalamat sa aking pagliligtas sa kanila. Pinagsabihan ko sila noon na huwag nang uulitin ang kanilang ginawa dahil napakadelikado't ang nasa isip ko noon ay hinahamak nila ako. Humingi sila noon ng paumanhin dahil sa kanilang inasal at sinabing hindi na sila uulit pa. Noong una daw kasi napagkatuwan lamang nilang lumabas upang malaman kung totoo daw ba ako, pero hindi na nila iniisip ang kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Kaya ngayon ay nagsisisi sila dahil sa mga pinsalang kanilang natamo, at akala raw nila'y katapusan pa nila ng mga sandaling yon. Pagkatapos ay sinabihan ko na silang umuwi na dahil marami pa akong dapat na asikasuhin at iligtas. Malapit na lamang kasi ang kanilang mga bahay, kaya kahit hindi ko na sila ihatid at kahit nasugatan sila ay kaya na nilang makauwi. Muli silang nagpasalamat sa akin at pagkatapos ay nagmadali na akong umalis patungo sa bahay ni Naselina. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na ako sa tapat ng bahay ni Naselina. Mabuti na nga lang at sarado pa ang pinto nila at wala pang aswang na nagtatangkang pumasok sa kanilang bahay, at mukhang malalim na ang kanilang tulog. Nanatili muna ako sa aking kinaroroonan upang magmatsyag sa paligid. Tinanong ko rin ang ahas na nasa aking balikat kung may nararamdaman ba siyang mga aswang, at sinabi naman niyang wala, pero sa ngayon ay sinasilina ang pinakadelikado ang lagay dahil buntis ang kanyang ina at kabuwanan na nito. Wala pa naman silang kasamang lalaki sa kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita kong bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Agad naman akong napatingin kung anong susunod na mangyayari, at nakita kong lumabas si Selina na may dalang itak. Hindi ko alam noon ang kaniyang pinaplano, pero pinanood ko lamang siya. Mula sa malayo nakita kong dumiretso siya sa kanilang poso habang may hawak na ilaw. Pagkatapos ay binombahan niya ito upang kumuha naman ng tubig. Habang pinapanood ko siya, iniisip kong dapat ay kaninang hapon pa lamang ay nag-imbak na siya ng tubig dahil delikado ng pag-igib ng ganitong oras. Pagkatapos noon ay nakita kong binuhat niya ang tubig at dumiretso sa kanilang banyo. Sa aming baryo kasi wala kang makikitang banyo sa loob ng mga bahay, palagi lamang itong nasa labas. Hindi ko nilayuan ang tingin ng pintuan ng kanilang banyo dahil baka biglang salakay ng aswang si Selina. Pero kahit na ganun ay pahapyaw-hapyaw ko rin tinitignan ng pinto ng kanilang bahay.
Nakasara naman iyon, pero hindi nakakandado dahil nga nasa labas pa itong si Selena. Nang magbukas ang pinto ng banyo, nakita kong lumabas si Selena. Hawak-hawak pa rin ang itak at patakbong pumasok sa kanilang bahay. Natatawa pa ako ng bahagya nun dahil ramdam kong natatakot siya at pinipilit lamang maging matapang upang makapagbanyo. Ilang sandali pa'y napansin kong may kung ano sa kanilang bubungan. Gumagapang ito't para bang nagmamatsyag mula sa itaas. Hinayaan ko muna ito't pinapanood. Alam kong wala itong magagawa at hindi makakapanakita habang nasa labas ng bahay. Ilang minuto pang lumipas ay may dumating pang isang aswang. Pasilip-silip naman ito sa dingding ng bahay at tila ba may hinahanap na kung anuman. Mukhang may binabalak silang hindi maganda kaya pasilip-silip sila. At ilang minuto lamang ay kumatok na sila sa pinto. Dahil sa nangyari kagabi, hindi na muli pang maloloko si Selena ng ganoong estilo. Kaya naman kinalabog na ng dalawang aswang ang pinto upang tangkain itong sirain. Doon na ako umaksyon. Dahil alam kong hindi naman ganoon katibay ang kanilang pinto, nagawa lamang sa kahoy. Mabilis na akong tumakbo't kinumpronta ang dalawang aswang. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Tanong ko sa mga ito. Nagulat naman noon ang dalawang aswang at hindi nila inaasahang may tao na pala sa kanilang likuran. Dahil sa pagkagulat ay napatras pa sila, ngunit hindi rin sila noon nagdalawang isip na atakihin ako. Sinalag ko ang kamay ng isa sa mga aswang at hinawakan ko yon. Pagkatapos ay hinila at sinipa ko sa tiyan dahilan upang tumilapon nito. Dahil sa nangyari sa kasama na yumakap sa akin ng isa at tinangkang kagatin ang aking leeg gamit ang matitilos niyang pangil. Pero hinawakan ko ang kanyang buhok at hinila ko palayo sa akin upang hindi niya ako makagat. Matapos yun ay tinapon ko na siya patungo sa kanyang kasamahan na napasugod sa aking muli. Kapwa pa silang natumbang ngunit para sa kanila ay kaunting pinsala lamang yon at handa na silang muli pang umatake. Ngunit bago pa sila makalapit sa akin ay inunahan ko na sila ng tigi-isang saksak sa dibdib kaya naman hindi na sila nakapanlaban pa. Pagmula ngayon ay hindi na kayo manggugulo sa mga taong nakatira sa bahay nito dahil ako mismo ang makakalaban nyo. Wika ko na may halong pagpaparinig. Naramdaman ko kasi na may isa pang kulay pulang mata na nagmamasid mula sa malayo. Nais kong sa pamamagitan niya ay may parting sa kanila, sa kanyang mga kasama na hindi nila dapat galawin ang pamilya ni Selena. Pagkatapos ng labanan ay muli nang bumukas ang pintuan ni Selena. Lumabas ito't may dalang itak. Nilapitan niya ako at sinabing napanood daw niya ang lahat habang nakasilip sa dingding. Sinabi rin niyang akala niya ay hindi na ako babalik. Kaya takot na takot siya habang pilit na sinisira ng mga aswang ang kanilang pinto. Sinabi ko naman na hindi ko sila kayang pabayaan dahil bukod kina Mang Jose at sa iba pang tinatabasan ko ng damo ay sila lamang ang mga tao sa aming baryo na mababait sa akin. Iyon ngang mga inaalipusta at tinatapakan ng pagkatao ko ay inililigtas ko. Sila pa kayang mga mababait sa akin. At saka may binitawan na rin akong pangako kay Mang Ben na dapat kong tuparin na anuman ang mangyari. Habang nagsasalita ako noon ay napayakap pa sa akin si Selena. Pagkatapos ay bumulong siya. Napakaswerte raw niya sa akin dahil kaibigan ko siya. At hindi raw niya alam ang gagawin kung wala ako. Sinabi ko naman sa kanya ako rin ay maswerte dahil sa kabila ng mga nangmamaliit sa akin ay nandito siyang nagpapalakas ng loob ko upang ipagpatuloy na lumaban sa buhay. Tinugunan ko na rin ang yakap ni Selena at habang ginagawa yun ay nakaramdam ako ng kakaibang kuryente sa buo kong katawan na ngayon ko lamang naramdaman sa buo kong buhay. Iyon na siguro ang tinatawag nilang pag-ibig pero hindi ko pa yun maaaring sabihin sa kanya. Alam ko namang hindi siya katulad ng ilang mga babaeng niligawan ko na inayawan ako dahil sa antas ng pamumuhay. Ngunit ayaw kong samantalahin ang kanyang pagdadalamhati kaya napagpasyahan kong ligawan ko muna siya kapag tuluyan ng nanghilom ang kanyang puso sa pagkawala ng kanyang ama. At isa pa'y may tungkulin pa akong dapat nagampanan. Iyon ay ang lipunin ng mga aswang sa aming baryo at iyon muna ang dapat kong unahin bago ang aking sarili. Matapos yun ay inawat ko na si Selena at sinabihang pumasok na sa kanilang bahay.
Baka kasi may dumating pangasuwang at siya naman ay mapahamak. Sinabi naman niya na sasamahan daw niya akong magbantay. Hindi pa rin daw kasi siya inaantok at magkukwentuhan lang daw muna kami upang hindi naman ako mabato. Pumayag naman ako sa kanyang gusto. At nang gabing iyon ay wala ng mga aswang na dumating. Kaya hanggang madaling araw kami nagkukwentuhan dahil doon ay marami kaming nalaman sa isa't isa na hindi pa namin alam. Kaya mas lalo pa kaming naging malapit. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ako. Inaantok na rin kasi at kailangan ko pong bumalik sa kanila upang tulungan sila sa mga trabaho sa bukid. Pumayag na rin kasi ako sa gusto nilang mangyari dahil naisip kong mas makakaipon ako pagka nagkataon. Upuwi ako nun sa aking bahay na masaya. Hindi dahil halos magdamag kong kasama si Selena, kundi dahil may mga nabawas na naman akong aswang na namimerwisyo sa aming baryo at may mga buhay pa akong nailigtas. Kinabukasan ay maaga akong nagising at pagkatapos kong magkape ay dumiretso na ako sa bahay ni na Selena upang kausapin si Aling Maria. Sasabihin ko pa lamang sanang napag-usapan namin ni Selena, ngunit alam na niya kagad ang aking sasabihin. Sinabihan na lamang niya akong ayusin ang pagtatrabaho sa kanilang bukid dahil wala na silang ibang maaasahan kundi ako na lamang. Sa katunayan ay siya pala mismo ang nag-utos kay Selena upang kausapin ako at ialok ang trabahong ito. Matapos kong pasalamatan si Aling Marie, nagtrabaho na ako sa bukirin nila. Inayos ko ang mga daluyan ng tubig upang masigurong pantay-pantay ang rason ng bawat isa o yung rasyon ng tubig sa bawat lupa. Pagkatapos ay tinanggal ko ang mga pesting kuhol na sumisira sa mga pananim. Naalala ko sa mga kuhol ang mga aswang dahil magkatulad sila. Kung ang kuhol ay namemeste sa pananim at kumakain ng palay, ang aswang naman ay namemeste sa mga nabubuhay at kumakain ng mga tao. Kaya kagaya ng paglilinis ko sa palayan ay ganoon din ang gagawin ko sa aming baryo. Wala akong ititira maski isa. Kinahaponan nang matapos ko ng aking trabaho sa araw na yon, ay nagpaalam na ako upang umuwi. Kailangan ko na kasing maganda upang muling manugis kinagabihan. Unti-unti na rin kasi akong nasasanay sa ganoong gawain at nagugustuhan ko naman ang aking ginagawa. Muli na akong nag-ayos noon ng mga gamit upang muling magbantay sa bahay ni na Selena. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay may kumatok sa aking pintuan. Agad ko naman itong pinagbuksan at nakita ko si Selena. Pawis na pawis ito at hinihingal. Anong kailangan mo? Bakit parang pagod na pagod ka? Tanong ko sa kanya. Hindi pa siya makapagsalita noon ng maayos, kaya naman binigyan ko siya ng tubig upang inumin. At nang mainom na niya ito, ay huminga siya ng malalim saka nagsalita. May isang lalaki daw ang pinagkakaguluhan ngayon. Nakatali ang kanyang katawan at kulang ng isang kamay. May dala raw siyang mensahe para sa lalaking may bandana at kailangan ko raw itong mapuntahan sa lalong madaling panahon. Pagbanggit niya ng mga katagang yon, ay agad ako nagpalit ng damit. Tinakpan ang aking muka at kinuha ang aking halabas. Pagkatapos ay agad naming pinuntahan ang sinasabi niyang lalaki. Nagmadali kaming pumunta sa kumpol ng mga tao at agad ko silang pinatabi upang makita ang lalaki. Nang makita ko ang mukha ng lalaki, naalala ko ang nangyari kagabi. Ito kasi ang isa sa mga lalaking iniligtas ko at mukhang hindi sila nakauwi ng iniwanan ko. Narito ka na pala. Kagabi nang iwanan mo kami, dapat pauwi na kami. Pero muli naming sinubok ang aming kapalaran at muli naming inikot ang baryo sa pag-aakalang ililigtas mo kami kapag nalagay kami muli sa alanganin. Dahil sa aming pag-iikot, ay muli kaming inatake ng mga aswang. Hinihintay ka namin pero hindi ka dumating. Hindi ba't responsibilidad mong iligtas kami? Pasasaan pa't kaya mo silang labanan kung hahayaan mo lamang kaming mamatay sa kamay ng mga aswang na yon? Dahil sa kanyang mga sinabi, ay pinagtinginan ako ng mga tao. Tandang-tanda ko ang mga tingin nila. Tingin na may kasamang panghuhusga na palagi kong natatamasa bilang si Maning. At ngayon ay muli ko nakita bilang ang lalaking may takipang muka. Mukhang hindi ko matatakasan ang mga buwisit na to kahit nasa ang katauhan pa ako. Pinabayaan ko lamang silang lahat at hindi ako nagsalita. Hinayaan kong sabihin nila kung ano man ang kanilang gustuhin.
May mensahe ako para sa iyo mula sa mga aswang. Hawak nilang mga kasamahan ko at kinain nilang isa sa amin kasama ng kanang kamay ko. Pinapasabi nila na kung gusto mong iligtas ang aking mga kasamahan, ipuntahan mo sila sa kabilang dakong bundok. Naroroon sila at ang kailangan mo lang daw gawin ay ipalit ang iyong buhay. Uwi ka niya. Nang marinig ko ang mga yun ay umalis na ako at wala nang sumunod na tao sa akin bukod kay Selena, kaya nagpa siya muna akong umuwi ng bahay. Wala namang nakakita sa akin noon, kaya nakatago pa rin ang aking pagkakakilanlan. Binalaan ako ni Selena na huwag raw akong pumunta sa sinasabing lugar ng lalaking yon dahil delikado at mukhang maraming inihandang patibong ang mga aswang na naroon. Isa pa'y wala raw karapatan ng lalaking yon na mailigtas dahil sa kanilang pangahamak. Makinig ka, Selena. Dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ay wala akong karapatang mamili ng ililigtas. Kaya sana'y maintindihan mo. Pagkasabi ko ng mga katagang yon ay umalis na ako patungo sa kabilang ibayo ng bundok. Balak ko na rin talagang pasukin ang pugad ng mga aswang upang maubos ko na sila. Pagdating ko sa kuta ng mga aswang ay nakita ko kagad ang tatlong kalalakiang nakatali sa mga kawayan. Nandoon din ang ulo ng isa sa kanilang kasamahan na nakasabit. Nang makita ko yun ay naalala ko ang aking pangako kay Mang Ben na hindi ko naayaang matulad pa sa kanya na mamamatay ang isa sa mga aswang dito sa aming baryo. Pero sadyang pilyo ang mga tao rito at nilabag ang pinag-utos ko, kaya nangyari yun sa kanila. Minalmanan kong mabuti ang pugad ng mga aswang, may nakita akong 10 bahay doon na nakatirik at mukhang munting pamayanan lamang sila. Ilan na bang naibawas ko sa kanila, hindi ko na rin mabilang sa dami. Pero sa tingin ko'y mas marami pang mga aswang dito kaysa sa mga natalo ko. Naghahanap ako noon ng senyales ng mga patibong at nakita ko ang mga yon sa daan patungo sa mga lalaki. Sinabihan din ako ng ahas na huwag akong dadaan doon at piliin ko na lamang daw na umikot at dumaan sa likuran. May dala rin akong posporo noon dahil nasa plano ko ang pagsunog sa kanilang mga bahay. Wala namang nakatunog sa akin na makalapit ako sa isang bahay na gawa lamang sa pawid at kawayan. Kaya naman agad itong nagliyab nang masindihan ko ngayon. Iyon na rin ang hudyat upang magpakita ko sa kanila at lahat ng lumapit sa akin ay tinatabas ko gamit ang aking alabas. Ngunit napakarami pa pala nila at napapaikutan nila ako. Nag-isip ako ng gagawin kung paano ko silang matatalong lahat, pero nakarinig ako ng sigaw mula sa hindi kalayuan. Nakita ko noon si Selena, pinamumunuan niya ang ilan sa aming kabaryo at narito sila upang tulungan ako makipaglaban. Nang makita ko silang sumugod ay lalo lamang akong kinanahan at wala na akong pakialam kahit gaano pa karami ang kalaban. Ang mahalaga ay alam kong hindi rin ako nag-iisa sa labang ito. Sa kalagitnaan ng labanan ay nakita ko si Selena. Nakaluhod na siya sa lupa at nakabuo ng kuko ng isang aswang sa kanyang tiyan. Sa pagkakataong yun ay nailabas ko ang buo kong kakayahan mula sa mutya ng ahas. Isa-isa kong tinabas ang ulo ng mga aswang na aking madaraanan habang isinisigaw ang pangalan ni Selena. Walang awa kong inubos ang lahat ng aswang at nang makalapit ako kay Selena ay agad kong tinanggal ang takip sa aking muka na ikinagulat ng aking mga kabaryo. Wala na akong pakialam nun sa kanilang reaksyon. Ang mahalaga sa akin ay ang buhay ni Selena. Ubos na rin ang mga aswang kaya binuhat ko na ang babaeng mahal ko at mabilis na tumakbo palayo upang makahanap ng manggagamot. Nag-aagaw buhay na siya noon at hindi ko na alam ang gagawin ng bulungan ako ng ahas. Handa ka bang isakripisyo ang iyong kapangyarihan upang gumaling ang babae? Tanong niya. Lahat igagawin ko para kay Selena. Tugon ko naman. Pagkatapos ay sinabihan niya akong tumigil muna sa pagtakbo at ibaba si Selena. Pagkatapos ay ipinalagay niya ang kwintas sa sugat nito sa dibdib. Nakita kong nagliwanag ito ng nakakasilaw at nang mawala ang liwanag ay siya rin pagkawala ng mutya pati na rin ang ahas. Nakita kong gumising na si Selena at nawala ang butas sa kaniyang tiyan. Pero naroon pa rin ang punit sa kanyang damit at ang mga bakas ng dugo. Dahil sa aking tuwa, hinalikan ko siya sa kanyang mga labi
at hindi naman siya tumanggi. Tinugunan niya pa ito at mukhang sabik na sabik din sa akin. Matapos ang lahat ng yun ay umuwi na kami, ibinalita ko rin ang nangyari sa aking kapangyarihan. Di ko na rin ito kailangan dahil natalo ko na lahat ng mga aswang sa aming baryo at marahil ay wala nang manggugulo pa sa aming kasiyahan. Dahil sa nangyari, nagbago ang tingin sa akin ng mga tao sa aming baryo. Hindi nila akalaing ang taong minamaliit nila ay ang siya palang magpapalaya sa kanila sa kilabot ng mga aswang. Napuno ako ng papuri at masaya naman ako doon. Hindi na rin nila ako minaliit at pinag-isipan ng masama. Tungkol naman sa amin ni Selena ay naging opisyal lang kaming magkasintahan. Hindi naman tumutol si Aling Maria dahil may tiwala naman nga siya sa akin. At sinabi kong hindi ko sisirain ang pagtitiwalang iyon. Mula noon ay naging payapa na ang aming baryo. Malaya na rin nakalalabas ang mga tao tuwing gabi dahil kampante na silang hindi na muling guguluhin pa ng mga aswang. Masaya ko na nangyari ang lahat ng iyon dahil sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming maraming salamat sa inyong lahat.